Kumusta mga Brad? Impresibong panalo ni Mark Magsayo. Sapat na nga ba para bigyan siya ng world title fight? At aalamin na rin natin mga Brad kung paano nga ba tinalo ni Magsayo ang Meksikanong si Julio Seha. Pag-uusapan na rin natin mga Brad kung sino nga ba ang posibleng makalaban ni Magsayo. Nitong linggo lang ay matagumpay na naipanalo ni Mark Magsayo ang laban kontra sa former super bantamweight champion na si Julio Seha. Maganda ang naging simula ni Magsayo. Pinaramdam agad nito sa kalabang Meksikano ang kanyang lakas. Isang left hook sa unang round ang maagang nagpatumba sa Meksikano. Inakala natin natapos na ang laban. Bagamat sinubukan ni Magsayo na wakasan agad ang laban sa unang round, pero mabilis namang nakapag-recover ang Meksikanong si Julio Seha. Tinuloy lang ni Magsayo ang kanilang plano. Lumaban ng distansya at iniwasang makipag-engage kay Julio Seha. Pero dahil sa pressure na ibinibigay ng Meksikano, kaya naman may mga pagkakataon na tinatamaan din si Magsayo sa bodega. Makikita sa laban na plano ni Seha na punteryahin ang bodega ng Pinoy Boxer. Nagtagumpay naman dito si Seha dahil gumagal si Magsayo. Sa ikalimang round sa inahagip ng short left hook ng Meksikano, si Magnifico, dahilan ng pagbagsak nito. Inakala natin na tapos na at makukuha na ng Meksikano ang laban. Pero dito lumabas mga Brad, ang pagiging world class boxer ni Magsayo. Nagawa pa rin mamanage ni Magsayo ang kanyang pagbagsak. Naging pasensyoso pa rin ito. Itinuloy lang ang kanilang plano na buksingin ang Meksikano. Bagamat umaatras si Magsayo, ay masipag pa rin itong bumato ng kanyang jabs at 1-2 punch combination. Malakas ang suntok ni Magsayo mga Brad, sadyang matibay lang talaga ang kalaban. Pero sa championship rounds ay dito na marahil naramdaman ni Julio Seha ang mga suntok ni Magsayo. Kapansin-pansin ang pagbagal ng Meksikano, kaya hindi na nito nagagawa pang iwasan ang malalakas na patama ni Magsayo. Isang solidong kanan ang tuluyang nagpatulog sa Meksikano. Sa pagkapanalong ito ni Magsayo, ay nakuha nito ang interim WBC featherweight title. Ang ibig sabihin lang mga Brad, ay otomatikong magiging number 1 mandatory challenger si Magsayo ng champion na si Gary Russell Jr. Mabigat na kalaban ng Amerikanong si Gary Russell dahil napakahusay na boksingero ito. Sa kanyang 32 na laban ay nagtala lamang ito ng nag-iisang talo sa kamay pa ni Vasily Lomachenko. Bagamat hindi naman power puncher itong si Gary Russell, ay isa naman itong bullion puncher. Sa aking palagay mga Brad, ay kakayanin na ng ating pambato na si Magsayo ang champion na si Russell Jr. Sa laban na ito mga Brad, ay kinakailangan ni Magsayo ang matinding insayo. Kailangan ni Magsayo na mas maging accurate ang mga suntok nito. Dahil sa laban kay Seha, ay marami itong suntok na hindi tumatama. Di hamak na mas maliit itong si Russell Jr. na may taas lang na 5'4 at may haba ng kamay na 163 cm. Kaya may bintahe si Magsayo pagdating sa haba ng kamay ng 4 pulgada. Maganda ang jabs ni Magsayo mga Brad. Kaya posibleng mahirapan makakonekta ng kombinasyon ng Amerikano. Bintahe din ni Magsayo ang lakas. Kaya kung sakaling matatamaan niya ang Amerikanong si Russell ng sulido, ay posibleng bumagsak ito. May edad na rin ang champion na si Russell mga Brad at magdadalawang taon na rin hindi lumalaban. Kaya kung may kakasagad ang laban sa lalong madaling panahon, ay mas papaborito kay Mark Magsayo. Mga Brad, meron lang akong maikling highlight na ipapakita sa inyo. Ito ay ang huling laban ng champion si Gary Russell. Kayo na ang umusga mga Brad kung kaya na nga bang sumabay ni Magsayo sa boksingerong katulad ni Gary Russell.